Araw-araw, gumigising tayo na may pagkain sa ating mga hapag. Iyan ay dahil sa ating mga masisipag na magsasaka na buong araw na kumakayod. At upang mapagaan ang kanilang pamumuhay, patuloy ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute sa pagbigay ng iba't ibang trainings at pagkakaloob ng mga teknolohiya na kanilang magagamit upang mas maging masagana ang kanilang pagsasaka. At isa nga sa mga nakatanggap ng programang ito ay ang mag-asawang farmer leaders mula sa Napunturan, Davao de Oro. Si Tatay Norberto at Nanay Merlita Tubilid. Ang among pinginabuhi sa una, lisod jud kaayo. Kung halos pa lang kanang isang kahig, isang tuka, murag ana ba no? Pero pinaagi sa pagpangumak, naasay improvement. Sa una, ang among panginabuhan dito sa Cotabato, kakiri ang among hanap buhay dito. Hindi naging madali ang buhay ng mag-asawa. Nagsimula sila sa pag-aalaga ng mga itik. Makalipas ang 18 taon ng pag-aalaga ng itik, naisipan nilang magsaka. At sinimula nila ito sa pagtatanim ng palay. Kanya kay naamay luna ang akong nanay diri sa Davao de Oro, namalhin mi diri among giugba, among gihimong ang basakan. Tapos naami ka ng mga gulayan sa backyard lang. Sa una kay pabahala system lang, among alang yung idea ba? Pero dili siya nagakuan, nagawork nga ing anak, dili jud ka maminaw sa mga teknolohiya ba? Dahil wala pang saktong pamamaraan at teknolohiya noon, naging mahirap ang pagsasaka para sa mag-asawa. Hanggang sa naging parte sila ng isang asosasyon na naging paraan upang mabigyan sila ng gabay sa pagsasaka, ang KAMAFA o Katipunan Magading Farmers Association. Ngayong 2019, nagmembro ko sa Katipunan Magading Farmers Association. So, lakong tabang. Nindot di ay kay daghang mga seminar nga kanang makandak diri. Muna, daghang mig natun-an. Ma-improve yun ang amuang pagpanguma o ma-enhance po na mo. Wala sa pagdodua sila ang napilian kay tungod ang ilang area. Na sila'y basakan, na sila'y mga manok, kompleto sila, na sila'y gulayan. So sila ang napilian nga, sila ang tindugan sa learning site. Huwag maoni ang amuang learning site karon nga pinaagi sa tabang sa province o sa LGU na Bunduran. 2020, ni kandak ang itiay diri og training sa asosasyon. Diri gina-held sa amua sa KAMAFA training site. Ang among gitunan nato about sa insect and pest management. Kanya ang kaduhan niyang balik diri nakandak na po siya o nutrient management. Nindot di ay kay daghang teknolohiya nga ginatudlo. Kung i-apply dai nimo, daghan di ay gyud ang mubag-o sa imuang pagpanguma. Man, believe kay ko sila luwang magtiayon tungod kay full good sila nga nag-atiman silang basakan. Sila jud sila nga magtiayon. Tinuod nga naagid ka permanente sa imong basakan nga imong i-follow ang ginatudlo nga mga bag-ong teknolohiya. Tinuod ako isa lag-abot. So kato akong gi-follow, akong gisunod ang ilahang ang ilang mga technique. Dahil rin sa kanilang pagsisikap, ginawaran sila bilang outstanding farmers ng Department of Agriculture, Region 11. Sa tulong ng asosasyon, iba't ibang farming technologies at pamamaraan mula sa ATI ang natutunan ng mag-asawa.
Tinulungan po namin itong asosasyon ng KAMAPA na mabigyan ng tamang pamaraan sa paglalagay ng mga pataba. Pangalawa, binigyan namin sila ng ARISE Insect Pest and Disease Management Pesticidio, kundi sa mga cultural management na ma-minimize yung cost nila. Halimbawa sa cultural management, yung water management na tinutukoy na ating pamalaan, lalo na sa field rice na tinatawag nilang control irrigations. At ako kayo ang kabaguhan. Kung baga sa pag-manage sa piste, dili magsigig spray kung dili kinahanglan. Kay ginatudlo sa mua kung paano i-identify ang harmful insects o ang friendly insects. Kung magkabalansi lang ang piste nga amigo o ang piste nga harmful, so kung makaya mo lang nila nga labanon ang piste nga harmful, dili na kinahanglan mag-spray para ka makamino sa gastos. Kunya dito sa nutrient management, dako kay tug tabang sa amua, kay dako jud kabaguhan sa amuang pagpanguma sa ilang ginatudlo. Sa una mag-abono may kitag one time lang jud siya ba nya wala daytoy kuan, walay maayo nga resulta. Mag-apply og abono kanang split-split ang apply, nindot di ay siya para nga ang paglako sa humay, gikan sa gamay siya, hantud magbunga, dili siya mangluspad. Kay tuloy-tuloy man niyang kaon, dili siya ngun nga magstante. Muna'y bago nga teknolohiya karong inatudlo ni Sir Ernie Samoa. Nakita ko sa kanila na progresibo ang yung tinuturo natin, nasundan nila yung mga tinuturo natin sa kanila. Kahit dumaan sa pandemya, hindi huminto ang ATI sa pagbigay ng kaalaman sa mga magsasaka sa pamamagitan ng SOA o School on the Air. Ang mga programa ng ATI ay naging susi rin sa mas masaganang ani ng mag-asawa. Dako kayo ang natabang sa ATI sa amua. Pinaagi sa pagtikad sa uma. Daghan kayo nga teknolohiya ilang gitudlo sa amua, gikan sa pagtanom, padulong gyud sa maharvest. Ang pinakadako og kalihian sa una nga practice og sa karon bag-o nga mga teknolohiya nga natudlo. Layo kayo ang harvest ang yang yield. Ang sa una, gamay ra jud kayo mig yield diha rami sa mga portans ana siya. Nya sa katunang naanay mga teknolohiya nga ginakandak nila diri ang training, maabot na mig hapit 10 tons, 9.2 ana. Makaminos ka na sa gastos, makaminos trabaho ka pa. Mamanong dako akong pasalamat karon sa ATI tungod sa mga technology nga yang ipangtulo diri kay dako mi og yield nga na kuan karon na harvest. Di rin titigil ang ATI sa pagbahagi ng mas maraming trainings at pagtuturo ng mga bagong agricultural technologies upang mas mapaangat pa ang ani ng mga magsasakang Pilipino. Asahan nyo, kami po sa ATI ay tutulong sa lahat ng mga farmers para mapaunlad ang kanilang pagsasaka at kung ano ang mga kailangan nila, hindi sila mag-utubiling na tumawag o pumunta sa aming opisina. Layunin ng ATI na masuportahan at mapaigting ang modernong pagsasaka sa buong bansa, lalo na dito sa Region 11. Dako kayo kong pasalamat sa ATI kay tungod sa ilaha, daghan may nahibaluan ng mga bagong nga teknolohiya. Dako kayo akong pasalamat sa ATI kay dako ilang natabang sa pamilya o sa amuang komunidad. Muadto yun sila dito sa basakan ba niya? Mutudlo yun sa amua. Dako kong pasalamat kay ang mga teknolohiya nga among nadawat, among gi-apply sa among basakan, naka-taas gid ang yield. Daghang salamat gyud sa ATI. Para kay Mr. and Ms. Tubilid,
kami po sa ETI, lalo-lalo na ako, nagpapasalamat sa kanila na isa po sila sa mga farmers natin na nag-i-implement ng mga tinuturo natin. At sila din nagbibigay ng pagtuturo sa kasama nilang mga farmers. Sawang tubilit ay patunay na epektibo ang mga programa ng ATI dahil mas mataas ang kanilang kita at ani sa sakahan. Saludo kami sa inyong dedikasyon at pagpupursige, Tatay Norberto at Nanay Merlita. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa bawat magsasakang nagsusumikap upang mabigyan ng pagkain ang bawat hapag nating mga Pilipino. Para sa mas masaganang Pilipinas, para sa mas masaganang bukas.